Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok man ay di tumugon si Jesus." At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae, "ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayayari ang hinihiling mo." At noon din ay gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kilala natin ang Panginoong Hesukristo bilang isang maamo at mawain. Very approachable, no? Subalit kakaibang Jesus ang ating makikita sa ating ebanghelyo ngayon. Isang Hesukristong masungit. Napakasungit, no? So bakit nga ba ganito ang naging attitude ni Jesus sa babaeng kananeya? Tatlong ulit na inisnab ng Panginoon ang babae. Una, hindi niya ito pinansin. Pangalawa, anong sagot ng Panginoon? Siya isinugo sa mga anak lamang ng bayang Israel. So ibig sabihin, hindi ka kasali. Pangatlo, ang sabi ni Jesus, hindi dapat ibigay ang mga pagkain mula sa anak upang ibigay sa mga tuta. No? Can you imagine that? So bakit nga ba ganito? Bakit nga ba ganito ang naging attitude ni Jesus sa babae? Kailangang maunawaan natin ang cultural background, no? Alam niyo mga kapatid, sa mata ng mga Hudyo, tandaan natin si Jesus ay isang Hudyo, at sa mata ng mga Hudyo, dadalawang klase lamang ang tao, mga Hudyo o Hintil. Ang mga Hudyo ay kabilang sa bayang pinili ng Diyos, bayang iniligtas ng Diyos. At ang mga Hintil ay hindi kasali. Ang babae ay isang kananeya, isang Hintil. Ibig sabihin, hindi siya kabilang sa bayang Israel. Okay? So, mga kapatid, dalawang dahilan kung bakit hindi pinansin ni Jesus ang kananeya. Unang-una, siya isang Hintil. Pangalawa, siya isang babae. No? Sabi ko nga, iniiwasan ng mga Hudyo ang mga Hintil. Nag-iiwasan sila. Pag sila'y nagkakasalubong sa lansangan, nag-iiwasan sila. Ayaw nilang makisalabmuha at makahilubilo sa isa't isa. No? At sa kanilang kultura, ang mga kababaihan ay tinuturing na second-class citizen. Hindi dapat ang mga babae, hindi dapat nakikihalubilo sa mga lalaki. Hindi dapat lumalapit sa mga lalaki. Dapat ang mga babae, kung sila man ay nasa isang paglalakbay, ang mga babae nasa likod. Hindi dapat ito nakikihalubilo. Hindi kinakausap ng ibang ng lalaki maliban din kanyang asawa, no? So ngayon sa background ito, sa cultural background na ito, mauntawaan natin yung ikinilos ni Jesus at yung kanyang pagtrato sa babae, no? Dahil hindi inaasahan ang babae na lumapit kay Jesus. Okay? Subalit may layunin ang Panginoon, hindi naman talaga likas na masungit si Jesus. Meron siyang layunin. Ang kanyang layunin ay upang, ayun, no, to bring out the best in this woman, no? Upang palabasin at pigain ang kabutihang nasa kanyang kalooban. At hindi nga siya nagkamali sapagkat ipinakita ng babae ang kanyang kababaang loob at ang kanyang napakalakas at napakatibay na pananalig
kay Kristo. At nakita niya ang isang pananampalatayang walang katumbas sa Israel. Okay? So mga kapatid, ang ebanghelyo natin ay tungkol sa discrimination. Yung babae ay nakaranas ng matinding discrimination. Ano? Palagay ko, mga kapatid, lahat naman tayo nakakaranas ng discrimination. Lahat. Lalo na nakakaranas ka ng discrimination, not because you are bad, but because you are different. No? So nakakaranas tayo ng discrimination because we are different from the others. At kung kayo ay halimbawa isang Pilipinong lalabas ng bansa at maglalakbay sa ibang bansa, lalo pa kung kayo magtatrabaho sa ibang bansa, tiyak, nararanasan ninyo ang discrimination. Okay? So how do you deal with discrimination? No? You are discriminated because you are a foreigner, you are a Filipino, and you are a colored person. No? So how do you deal with discrimination? Well, kapag may mga ganitong karanasan, no, you just have to stand your ground, no? And you have to just show your worth. Ang discrimination naman kasi kadalasan, this is out of ignorance. Hindi nila alam o kaya mayroon silang prejudice, but not based on experience, but maybe based on stereotyping. Okay? So you just have to stand your ground and prove your worth. Okay? So yan. At soon enough, yung taong nagdi-discriminate sa iyo will realize his own ignorance. So mga kapatid, sa ating ebanghelyo ay dalawang katangian ng babae ang gayahin natin. Nanais na Panginoon na makita din sa atin kababaang loob. Kung meron mang nagpapalambot sa puso ng Diyos, ito ay ang kababaang loob. Gaano man, ikaw man ang pinakamakasalanang tao sa buong mundo, kapag lumapit ka kay sa Diyos ng may kababaang loob, no? Yan ang nakakaantig ng damdamin ng Diyos. Yan ang nakapagpapalambot sa damdamin ng Diyos, ang kababaang loob. Na tayo nagpapakababa. Na wala tayong tinatawag na self-entitlement. No? Na hindi katulad ng mga attitude ng Pariseo na parang feeling nila, we deserve to be saved. No? Yung walang ganon, walang feeling of self-entitlement, kundi kababaang loob. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat. No? Kababaang loob. At pangalawa, ay ang matibay na pananalig kay Kristo na ipinakita ng babae. At yung kanyang matibay na pananalig na yon, yun ang nagtulak sa kanya to break the wall of division and separation between the Jews and the Gentiles. No? Nananalig ang babaeng ito, nadidinggi ni Jesus ang kanyang matinding kahilingan. Kaya nga mga kapatid, tayo din, no, tuwing tayo lumalapit sa Diyos, tandaan natin, dalawang attitude, dalawang hinahanap sa atin ni Kristo, dalawang hinahanap na katangian sa atin ng Panginoon, ang kababaang loob at ang matibay na pananampalataya sa Diyos. No? Tandaan natin, our God is a good God. Isang Diyos na palaging nakikinig sa ating mga kahilingan, sa ating mga panalangin. Kaya dapat tayong magtiwala at sumampalataya sa kabutihan ng ating Diyos.